Ah, well, break muna tayo, kakain ko lang. Tapos na ako dun sa side angle side ng cosine law. Punta na tayo sa 3 sides given. If there's one thing I learned is yung kailangan alamin mo muna maigi yung formula. Hindi ka pwedeng basta-basta bumanat ng hindi mo kabisado yung formula. Lalo na pag kagaya ko, may weakness ako sa fraction. Hindi ko tinake note yung fraction, kaya nahihirapan tayo. So, yun yung ating pagkakamali na kinokorek natin hanggang ngayon. Kagandahan lang kasi nitong ginagawa ko ngayon. Focus ako. Wala lang akong iniintindi kundi ito. Hindi kagaya noon na may pumapasok na iba sa isip ko. Kahit natahimik ako, nakikinig sa ganyan, distracted pa rin ako dahil doon sa mga nakapaligid sa akin. Di ba? So, yun lang. SSS na tayo. So, syempre, gaya ng sinabi ko kahapon, cosine. Our cosine na yung gagamitin natin. Kasi, ang hahanapin natin, puro angles na. Tatlong angles na. So, yung angle sum theorem tsaka sine law, same process, but different formula. We're using the alternate form siguro bukas. Hanggang sa weekend, siguro bubusisiin natin maigi. Para hindi na maulit yung mistake natin ng nakaraan kaya tumatagal. So, yun lang. So blessed to have recalled or reviewed these things. And then, makakatulong din to sa akin in the future. So, yun lang. Kasi may mga ano rin na lately ko lang na-discover sa sarili ko rin na uy, mayroon pala akong karakteristik na ganito, hindi ko alam. So, na-discover ko rin yun. So, magandang pangitain na nagmamata ko ulit. So, sige po, yun lang.